Buenas noches, amigos y amigas. A few days ago po, after the election, sinabi po ni VlogCaster, in fact, pinost ko po yun dito sa vlog ko po, at saka sa Facebook page ko po, na pwede nyo rin po bisitahin, Arman Din Nokum. Yun po ang Facebook page ko po. At sinabi ko po na yung Pilipinas, bumalik na naman po sa negative news po. nasa attention na naman tayo ng buong mundo, but not because nakapaglipat tayo ng kwan, ng rocket, or dahil nakagawa tayo ng nuclear weapon, o nakagawa tayo ng bagong cellphone, o nakagawa tayo ng bagong kotse na original natin, hindi puro imports. Yun sana po ang maganda mangyari kung dahil dyan, mapupunta tayo sa news. Pero napupunta tayo po sa news dahil sa pag-elect natin kay Bongbong Marcos. In fact, before pa man po ng kwan, ng kampanya, marami na talagang mga negative news na napupunta sa atin for the wrong reason, dahil po yung paggamit ng mga Marcos ng mga trolling, yung massive social media machinery ng mga vloggers na itinayo nila mga 8 to 9 years ago, yung paggawa nila ng mga fake news. At sinabi ko rin po na kahit ako po na interview na ng National Geographic, ng Kwan po, na isang German company, news company, pati na Los Angeles Times po, na ang reporter si David Pearson po, siya rin na nag-interview sa akin ukol sa mga trolling nga po na ginagawa ng kampo ni Marcos. So, yun po. Kumbaga, napakalaking black eye po ito sa atin. Nakakahiya kung nasa abroad ka. Kasi always, lalo na tayo po, meron tayo 10 to 15 million OFWs. And then, meron rin po tayo mga PhilAm, PhilCanadian, PhilAustralian. Iba po kayo mismo. Sinasabi niyo, oh, Mr. Nokum, nandito ako sa Australia. Ang pangit-pangit ng mga balita dito about the Philippines because of Marcos. So, yun po. Sabi ko nga po, doon sa post ko po, baka for this week, after na-elect natin si Marcos, makuha natin po, makuha natin, baka ma-H out natin or makabida pa tayo kaysa sa Ukraine war po. Mas bibigyan ng pansin yung Philippine election of the son of a late dictator na notorious sa buong mundo kaysa po yung nuclear war, si Russian President Vladimir Putin at si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. So, at sabi ko po, simula pa lang po ito, marami pa po tayo mga black eye na mga balita, na nakakahiya ng mga balita na makikita po both sa newspaper, sa online, at saka sa mga news sites po. In fact, yung Los Angeles lang po, yung naka-interview sa akin, at lumabas pa yung pangalan ni VlogCaster, ang title po ay Dictator Son Uses TikTok to Lead in Philippine Election and Rewrite His Family's Past. So kumbaga po, babaguhin nila yung binago nga talaga nila sa mga utak po ng mga kabataan po. Kabataan po talaga ang tinarget nila from 2012, 2013 pa lang po. Nagsimula na nila yung operational nila sa social media. At kahit hindi pa bumoboto yung mga kabataan nung time na yun, tinarget na nila na alam, dahil alam nila po, may balak sana si Bongbong tumakbo sa 2016. Alam nila, by 2016, voting age na po yun. Pero yun po, hindi siya nag-slide siya sa BP at natalo siya. Pero ngayon naman po, mas lalo ng gamit na nila kasi yung mga na-brainwash nila po, andyan na po, voters na po talaga. So yun nga po, sabi nga ni Pearson dito sa Kwan, kahit 14 years down na rule si Marcos dito ng kung saan na lumabas siya sa Guinness Book of World Record na pinakamalaki, nagnakaw sa gobyerno, ang daming pinatay ng mga political opponents, and then billions of dollars po, billions of dollars
ang ninakawan niya. Pero yun, dahil daw po sa paggamit ng shadowy industry of advertising and public relation na at mga celebrities and operators sa political campaign, yun, nanalo daw siya po. At yun po, ginamit siya Facebook, YouTube, at saka TikTok. And then yun, na-quote pa niya ako dito na there's a sabi nga ni VlogCaster, there's a machinery that takes over, said Armandine Nokum, a semi-retired public relations executive. So, nakikita nyo, nakikita nyo po, ebidensya, resibo, na hindi lang pang local si VlogCaster po. At ilalabas ko po isa sa mga interview ko dyan, yung sa National Geographic naman po, na taga London rin po, naka-interview sa atin. Pagkatapos po, yun po, ngayon naman po, nangyari na nga yung winarningan ko po, kasi marami po kumakalat na sa social media na ito po isa, itong news sa Germany po. In fact po, nung nandun ako sa Germany, kwan po ito, pinicture ko po na hawak-hawak itong newspaper kasi nakakatuwa po yung mga words nila. For example, D-I-E, die. Yes, atin yan, die. Pero sa kanila, D ata yan, something, ganun. So, ngayon po, meron, ang headline nung May 10, Die Gerichte Dynastie, their wealth is Zurok. ang meaning daw po sa English ay Germany po ito. Sabi daw po, ang headline, the most greedy dynasty in the world is back. Imagine nyo po, the most greedy talaga po yung sakim sa pera talaga po sa isang bansa na mahirap. Tinalo pala niya si Saddam Hussein, tinalo pa niya yung mga ibang mga kwan, mga dictator sa Africa, sa kwan, saan saan man parte ng mundo, sa Asia, sa pagnakaw lang po, sa pagka-greedy po. Kaya sabi ng German newspaper, the most greedy kwan po, the most greedy kwan dictator. The most greedy dynasty is back. Tapos po, meron rin po dito, sa nag-react rin po yung mga Korean netizens po sa coverage ng KBS News about po sa eleksyon. Sabi pa ng ilan mga Korean dito, eternally backward country doon Pilipinas po. Ibig sabihin, eternally po hanggang kamatayan, walang asenso po, eternal hanggang kamatayan, pahirap lang tayo dahil umi-elect tayo ng mga masama na leader at mga leader na hindi magbibigay sa atin progress po dahil yun, sarili lang nila ang iniisip nila. Sabi pa ng isang Korean rin dito nag-react, it's a blessing not to be born in the Philippines. Imagine nyo po, napakasaya sila na hindi sila pinanganak sa Pilipinas. Pagkatapos sabi pa ng isa, si Hobang Zombie, the mental state of the people is very pathetic. Kumbaga, loko-loko tayo, lahat tayo dapat mapunta sa mental institution. Sabi pa rin ito ng DSS, a nation that forgets its history has no future. So, wala daw po tayo future dahil pinuporget natin yung history. So, bakit po mahalaga ito po? Mahalaga ito sa atin mga ordinaryong Pilipino. Yun nga po, kaya mahirap po ang Pilipinas, ang sign na, big sign na napakahirap na bansa po tayo, kawawa na bansa talaga po tayo, is the fact na kailangan natin magpadala pa ng tao sa abroad para umahon ang ekonomiya, para masurvive ang ekonomiya sa mga crisis. So, ang resulta po niyan ay emotional, kwan po, emotional, kwan po, emotional disturbance, emotional price, kasi po yung mga
nanay iniiwan yung mga asawa, asawa nagkikerida, mga nanay iniiwan yung mga anak nag-preteen na kasi walang guidance, minsan nire-rape pa ng tatay dahil wala si nanay, pa yung iba po nagda-drugs. So, yung emotional toll, yung social toll is very big talaga po. Sana, hindi po dapat polisiya ito ng gobyerno na magpadala ng kwan po abroad ng mga OFW. Nagsimula lang ito sa time ni Ferdinand Marcos at proud po sila dyan na sinimula nila ito. Pero po, kung matinong bansa ka, dapat ibang bansa ang kinukuha natin para magtrabaho dito at kayang-kaya natin bayaran sila kaysa po tayo nagpapadala ng mga kwan. Alam ko po because my wife used to be an OFW sa Kuwait, nurse po siya, at alam ko gaano kahirap po. In fact, after 3 years, kasi medyo playboy rin si VlogCaster noon, pinauwi ko na siya kasi sabi ko masisira na talaga yung pamilya natin. Dahil syempre po, lalaki naman tayo, so I have, marami po ako girlfriend noon. Kaso lang, may anak na po kami, so sabi ko, go home. Di bali na mag-deal-deal tayo ng asin, basta lang, intact pa yung family namin for the sake of our daughter. So, yun po. So, ang implication po nito ay, lalo na kung nasa abroad ka, nakakahiya talaga po. Siyempre, tatanungin ka ng employer mo, tatanungin ka ng office mate mo, kung nabasa yung newspaper, kasi alam, Pilipino ka. So, nakakahiya talaga ito sa abroad po. Kawawa talaga ako. Isang OFW ka, siguro, o feel Canadian, siguro, kung tanungin ka nito, you wanna bury your neck in the sand na lang po. Mapapahiya ka talaga po sa mga tanong-tanong sa iyo ng ganito, lalo na po nasa Korea ka po, pagkatapos ganito mga reaction ng tao. And later on po, kung siya na po ang presidente, syempre hindi po tayo maasahan na may makukuha tayo ng malaking investment dito tulad ng Singapore, Malaysia, Thailand at Indonesia. Ang yaman-yaman po sila, mas mayaman sa atin dahil maraming investor. Dito po, wala po kasi ang takot nila baka nanakawan rin ni Marcos. So ito pong implikasyon. Kung hindi gagawa ni Marcos tulad ng sinabi ko sa isa vlog ko kagabi na dapat isauli niya yung mga kwan niya para ibain niya yung imahe ng pamilya niya. Isaulin niya yung mga nakaw niya para mabago yung bumilip ulit at mag-trust ulit yung mga investor sa kanya, wala po mangyari sa atin. 6 years, maghihirap na maghihirap po tayo hanggang babaksak na pabaksak yung ekonomiya natin. So ito po, this is very sad, very embarrassing to be a Filipino right now. So pakikalat na lang po ito, especially sa mga OFW natin. Sana po in the future, they should vote right. At kung mga kwan kayo, kung mga nasa abroad kayo, please tell me rin anong experience nyo. Gagawa po ako ng another vlog ukol sa mga sinishare nyo po experience sa akin. But don't forget to mention po yung newspaper or TV na kung saan nanggaling yung negative comment. At kung pwede po, i-kwan nyo po ako, i-message nyo po ako sa chat po yung mga nabasa nyo po, i-picture nyo po yung mga newspaper. Pwede nyo po ako i-send sa VlogCaster Armand din rin po. I-search nyo na rin nyo po yung page ko sa Facebook page po. VlogCaster Armand din rin ang pangalan. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the VlogCaster Armand din YouTube channel. And see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa VlogCaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.